Hi guys, meron akong i-share sa inyo. Sa atin sa atin lang to. Hello everyone! So hello mga ka-dog lovers, ka-pet owner, at saka ka-association guys. So kamusta na kayo guys? So ngayon, lockdown pa rin dito sa Manila. So for today video guys, is meron sa akin nagtanong. So ano nga ba daw ang pwede niyang ipanggamot sa mata ng aso niya kasi may problema. Yung iba nagluluha, namumula, nagko-color blue or nagiging cloudy eyes. So may ginagamot ako dyan na nirecommend ng vet. So itong share ko sa inyo guys is of course recommend din ng vet na kadalasang ginagamit ko sa mata ng aso ko para kahit paano gumaling tsaka bumalik sa normal. So kung interesado ka malaman kung ano tong ginagamit ko to sa mata ng aso ko, so please stay and keep on watching guys. Hi guys! So welcome back dito sa aking YouTube channel and ako nga po pala si Jan. So hello sa inyo guys. So ngayon guys, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung pwede nyong ipanggamot sa mata ng aso nyo. So ngayon guys, isi-share ko sa inyo kung ano nga ba yung parati kong ginagamit sa mata ng aso ko every time na magkakaroon sila ng problema sa mata nila guys. So one of the very sensitive part of your dogs is yung mga mata nila guys. So napaka-sensitive niyan. Unting may pumasok lang dyan na alikabok, ng foreign object, talagang mamamagayan, mamamulo yan guys. So itong i-recommend ko sa inyo guys is 100% yan, nire-recommend din to ng vet. Kasi ito guys, ginawa talaga to para sa mata ng mga dogs nyo. Pero guys, kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, baka naman, please subscribe to my YouTube channel at huwag nyo rin kalimutan na i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating panibagong video dito sa aking YouTube channel. So another dog caring tip na naman itong i-share ko sa inyo guys. So anyway guys, disclaimer lang guys, hindi po ako professional vet. So itong sinashare ko lang sa inyo is based sa aking experience. Of course, napaka-importante rin na magtanong-tanong tayo sa mga vet if ever na may problema tayo sa dogs. Maganda na yung may eyes. Kadalasang problema ng mata ng aso guys is yung namumula, nagka-cloudy eyes or napupuno ng kulay blue or white yung mata ng aso nyo guys. Minsan meron pang cherry na bumubukol yan dyan. So minsan guys, yung napakadelikado ng cherry, kapag hindi nyo alam yung home remedy niya guys, kailangan siyang pag yung mga ganun tendency na kailangan vet na talaga yung gumagawa nun. Minsan nagiging nagkakaroon ng discharge yung mata ng aso natin, nagluluha, nagmumuta. So tendency nun, pag hindi nyo naagapan, pwede siyang maging ma-infection. So napaka-importante pagdating sa mata ng aso guys, iniingatan nyo yan. Kadalasan kasi ang nagiging cause ng problema sa mata ng dogs natin guys is yung minsan yung mga balihibo ng aso natin, natutusok na yung mata. Minsan hindi natin napapansin, napapasukan na ng foreign object. Minsan meron silang allergy sa mga dust, sa buhangin. Minsan may pumapasok na sa mga mata. Minsan din nagkakaproblema sa cornea. Pero pagdating dun guys, napaka-importante na ipakonsulta na natin guys yung problema natin sa mata ng aso, lalo na kapag nakakita nyo may mga scratch. So yun ang pinaka worst na problema sa mata ng dogs kapag meron silang scratch sa eye, sa cornea nila. So napaka-importante na ipakonsulta nyo sa vet. Pero ito guys, yung i-share ko sa inyo is malaking tulong to para magamot yung mata ng aso nyo guys. Pero depende to sa case ha, depende sa case. Ito guys is gentamicin sulfate, yan, optical solution antibacterial. Ito kadalasan nabibili to guys sa mga vet, sa mga pet shop. So ito guys, nakakahalaga to ng 490 pesos. So ito guys, talaga to, ito ay ginagamit sa mata ng mga hayop katulad ng aso at pusa. So ito yung nire-recommend ng veterinarya para sa mata ng aso nyo guys. Although meron kayong mabibili sa mga mercury drugs like ng gentamicin at thrombomycin, pero guys, bago kayo makabili ng mga yon kasi it's antibiotic,
hahanapan muna kayo ng reseta ng doktor. So hindi rin kayo makakabili, maliit yung chance na makabili kayo noon. Napakaliit kasi nga hahanapan kayo ng reseta. Paano kapag wala kayong reseta? Hindi rin kayo makakabili. So ang tendency, ang bagsak nyo is tong gentamicin sulfate. So ito guys, ang aking aso na si Persia. So siya guys is 6 months old. Ginagamit to guys, itong gentamicin sulfate based sa recommendation ng vet na binigay sa akin guys is twice a day to ginagamit, umaga at saka gabi. So ang gagawin nyo muna guys, pag gagamitin nyo to, kumuha kayo ng bulak, dalawang bulak ito, tapos isawsaw nyo sa maligam-gam na tubig. Tapos linisin nyo yung paligid ng mata ng aso nyo para matanggal yung mga discharge or yung dumi sa paligid ng mata ng aso nyo. Napaka importante na linisin nyo muna yung mata ng dogs nyo bago nyo siya patakan itong gentamicin sulfate. So by the way, itong gentamicin sulfate guys is antibacterial. So kailangan linisin nyo muna yung paligid ng mata ng aso nyo. Pag nalinis nyo na guys yung paligid ng mata ng aso nyo, so buksan na natin itong gentamicin sulfate guys. So gentamicin sulfate gentin optical solution antibacterial. So ito guys is maliit lang to, 3 milligrams lang siya. Ayan. So ganito lang siya guys. Ayan. May laman pa siya kasi bagong bili pa lang siya. Pero wala namang sakit tong aso ko. Binili ko lang siya for purpose, para rin makapag-video or maka-share sa inyo yung thoughts. So ang gagawin nyo guys, is o-open nyo lang siya. Ang kailangan dito guys is 1 to 2 drops yung ipapatak nyo both eyes. Kailangan 1 to 2 drops. Tapos huwag nyo siya i-dediretso sa may black na mata ng aso nyo. Kailangan dito lang sa gilid. Sa lining lang dito. Ayan. Huwag nyo idediretso sa may itim. So kailangan ipapatak nyo lang sa gilid lang guys, ha. Ayan, dyan. So ito guys, ginagamit siya twice a day, good for 1 week. So mabilis yung makikita yung improvement na mawawala na yung infection or mawawala na yung pagkaka-blue or white ng mata ng aso nyo guys. So magi-clear siya, babalik siya sa dati, yung pagbumuta niya mawawala rin. So yun yung purpose nitong gentamicin. Ito guys is mabibili mo sa mga pet shop, sa mga veterinarian ng 490 pesos. Pero kapag wala kayong budget pambili nitong gentamicin, yung iba guys gumagamit ng gentamicin na nabibili sa Mercury Drugs. So mas mura siya. Meron din thrombomycin, nasa 100 plus lang yata yun. Pero guys, ito kasi guys is ginawa talaga siya for your dogs. May nagtanong sa akin kung pwede daw ba yung eye mo. Sabi ko, I think hindi talaga pwede yung eye mo para sa mata ng dogs. Kasi ang kailangan sa mata ng dogs is antibacterial. Kasi yung eye mo guys, yung iba, cleanser lang yun. So hindi siya makakapatay ng bakterya. So nagigits nyo, baka maging worse pa yung mangyari sa mata ng aso nyo kapag gumamit kayo ng eye mo for your dogs. Yun yung thoughts ko. At kinumpara ko yung thrombomycin at saka itong gentamicin. So same ko sila ginamit. Mas mabilis gumaling yung mata ng dogs kapag itong gentamicin yung gagamitin nyo. Kasi ito sure guys, prescribed ng veterinaryo or ng vet. Yun lang guys. So I hope nakatulong tong video na to para masolusyonan yung problema nyo sa mata ng aso nyo. Kasi marami rin nagtatanong sa akin ano nga ba yung pwedeng ipangpatak or igamot sa mata ng aso nyo. So yun lang guys, that's it for today video guys, and I hope you like my video guys. So don't forget to click thumbs up, and if you have questions or suggestions, leave lang kayo ng comment down below. Ayan. So huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe dito sa aking YouTube channel at i-hit ang notification bell guys para sa mga susunod pang dog caring tips, di ba no, na i-upload natin dito sa aking YouTube channel. So mabilisan lang to. So yun lang guys, thank you for watching and see you on my next video guys. So bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye na. Bye-bye na. Bye-bye.
Ay, namabay na doon. Namabay na doon. Tingin ka sa kanila. So, bye guys.